Ayan po, our mic. Pwede na po tayong magtanong. Si Tito Mel. Yes, Tito Mel. Hello. Hello po. Hello, meron po ba? Hi! Hello! Congratulations sa inyong launch ng sarili mo for this afternoon. Since you're relatively new in the industry, siguro maybe magpakilala ka sa amin, how were you discovered, ano ang iyong family background, etc. Hello po, thank you po sa tanong na yan. Ako po si Yuki Balduesa Takahashi. Ako po ay 21 years old. And lumaki po ako sa Caloocan and kasama ko po yung family ko ngayon. And well, yung buhay po namin is simple lang. Simple lang po. So lumaki po yung mga magulang ko sa Tondo. So I'm very like a normal kid naman po talaga. And then I started on TikTok po noong March 15, 2021. Alam na alam ko po. Sa inyo ng pandemic? Opo, pandemic po. So nagsasayaw lang po ako sa TikTok. And yung reason ko po behind for dancing sa TikTok is just to lose weight. Kasi medyo lumaki po ako nung sa TikTok na yun dahil kain ako ng kain ng pandemic. And then yung sa acting naman po, it's really my dream to act. And sobrang thankful po ako sa Cornerstone and for all of the blessings na nangyayari ngayon dahil natutupad na yung pangarap ko po. Ano naman ang support na binibigay ng family mo sa'yo sa pinasok mo sa industry? Well, ako po kasi very independent po talaga ako and basta nakikita ko silang masaya with providing what they want with what they need. I am very, very happy and I feel love naman po and through their love, I feel supported naman po. So, ito kaya ka na-discover ng Cornerstone. Can you share the story behind the discovery? Yung sa TikTok naman po, I was just dancing a couple of dances sa TikTok and then blessing po na bigla po ako nag-trending. And then meron po akong manager before na nakatulong din po para mapakilala sa akin yung Cornerstone. And doon na po nag-start. Nag-start po ako sa SNL. And then, eto na po, sunod-sunod na po yung mga endorsements. So, more of social media influencer po ako at the very first start. And then, last year lang po ako nag-start ng acting. Nandito ka ba sa game show ni Anna? Yes po, ito yes. Ito na nga yun. Oh, naglaro kami doon. Yeah, naglaro po. Naglaro kami na. Sige, congrats thank and good you, luck. Thank you so much po. Jojo, may tanong. Hi, Yuki. Naisipan mo bang gawing ibahin yung stage name mo? Kasi parang, di ba, parang Japanese sounding or is that to your advantage, you think? For me po, I feel like it's an advantage for me kasi wala naman pong other artist na same name and same surname as me. So parang I feel like it's really my identity and it's where I, like, it's my roots where I came from. Lahi ka talagang Japanese? Yes po, I am half Japanese and half Filipina. Kanina sa intro, nakita ko ang dami mo ng acting jobs. Pero nagsimula ka pagsayaw-sayaw. Ano yun, nag-workshop ka na lang or even before meron ka ng background sa acting? Wala po akong background sa acting pero binigyan po ako ng opportunity ng Cornerstone to do acting workshops. And I feel like mas nahulog po ako sa art ng acting kaya nung nabigyan po ako ng project, I make sure to enjoy every single moment and give my very best. And I think pinapakita ko naman po yun through my love sa art po ng acting. Nakakaramdam ka ba ng inspiration sa showbiz? Nagsimula ka as a social media personality? For me po, parang I feel like hindi naman po masyado kasi siguro with how I present myself. So I'm very happy lang po and I'm very magalang with everyone. So I feel like wala naman po ako naramdaman na ganun. And which I'm very grateful and thankful po sa mga artists na na-meet ko dahil yun, wala pa ako na-experience to feel discriminated with where I came from. Salamat, congrats. Thank you so much po. Sir Archie. Hi, hello. Very short time, marami ka ng projects. Can you talk about them? Yung stint mo sa Batang Tiyapo, and then yung ang lalaki sa likod, and also your future projects. Thank you.
Yung sa mga projects naman po, meron po ako, nagkaroon po ako ng project with I Love Lizzy, which is si Barbie Imperial po, tsaka si Carlo, yung gumanap. And then, may pangalawa po akong lalabas na movie nitong June 29, tama ba, Tina? 28, June 28. So, yung pangalan po nung movie na yon is Ang Pangarap Kong Oscar. So, yun po yung karugton ng Ang Pangarap Kong Hold Up, yun. And then, meron din po akong project. Very, very grateful po na naging part po ako ng Prime Time from ABS. So, maraming salamat po sa Ang Batang Quiapo. And meron po akong gustong i-share sa inyo na regular na po ako doon. Pero at first, guesting lang talaga. And I'm very, very grateful and sobrang laki po ng pasasalamat ko na naging regular na po ako doon sa show na yun. And then ngayon po, sa Pure Gold. So, meron po akong project with Pure Gold, ang lalaki sa likod ng profile. First ever ko po na bumida doon kasama po si Wilbert Ross. At meron pa po silang mga pasurpresang project from Pure Gold. Kaya maraming salamat. Pure Gold family, mahal na mahal ko kayo. At maraming salamat po sa lahat ng mga brands na nagtiwala sa akin. Thank you so much. Hi, Yuki. Anong image ang gusto mong if ever na yung tuloy-tuloy yung career mo? Ako po, gusto ko po talaga maging flexible artist. So, gusto ko, pinangarap ko po na I can portray whatever the director or the script like says about me. So, parang gusto ko talaga i-embrace yung character itself rather than one lang. So, gusto ko po talaga maging flexible. Whatever the director needs and the story needs. If ever na may mga sexy offer or movies na ano, okay sa'yo? For me po, as long as hindi naman po maapakan yung pagkatao ko, or I mean, parang hindi naman po ako magiging uncomfortable with what I'm gonna do. And I feel like I know naman my limitation and my management knows naman what my value is. And sinasala naman po nila muna before nila iparating sa akin. So yun po. Thank you. Mula naman dito sa may bar, Yuki. Hello po. Sige po. Kasi ang ganda ng ano dito, ang ganda ng... ilaw. At saka ang ganda ng angulo dito dahil naluloka sila sa suot mo. Oo. Oh. Diba? Parang kaya siguro lumakas ang ulan paglabas mo. Pasensyo. Parang kulang yata sa tela pa dahil ang dami, bongga ang pagkaluwa. Yun na nga. So, sa suot mo pa lang, medyo ganun ka na rin ka-daring. So, open ka sa mga daring roles kung kasakali. Kagaya po nung sinabi ko kanina po, feeling ko po depende naman po dun sa storyline. And depende po if I'm gonna be comfortable with what I'm gonna do. And I think, alam ko naman po yung limitations ko when it comes to daring roles or story. Yun naman ang madalas na sinasagot ng ibang mga bago rin. Artista, di ba? Pero pag na-offer, pag maganda na yung project, magmaganda yung material, bilang artist, minsan ay napapapayag sila to do such mga daring na roles, na mga eksena. Ikaw open ka sa ganon. Kung sakaling you have to bear na kailangan mong maghubad talaga o kailangan mong maipakita ka ng part ng katawan mo. If ganun naman po yung isapan, feeling ko po, my management would really respect my decision and my values when it comes to it. And they know naman who am I as a person and what I can do lang or what I can showcase lang for other people. Ibig sabihin, hindi ka, may mga limitations ka. Yes, may limitations po. Siyempre po, to the extent na yung mga hubad, hindi po talaga. Like kami, mga topless, hindi mo kaya yun. Hindi po talaga. Kulang na lang, parang malapit ka nang mag-topless. Kaya tinatakot po na buhok. Oo, okay, tuloy na conscious ka na. Last na lang, yung nakagawa, of course, sa Batang Quiapo, ang daming mga magagaling na artista doon. Aside from Coco Martin, can you share with us your experience working with them? Sino mga nakaka-eksena mo? At kamusta na nakatrabaho mo sila? Kamusta yung pagtrabaho mo sa kanila? Sa Batang Quiapo naman po, lahat po ng cast is sobrang babait po.
But to be honest, syempre, hindi ko pa po nakaka-work yung mga bigate nating artista doon. So, ang nakaka-work ko pa lang po si Makoy. So, sa ngayon po, sobrang bait niya pong tao at ang dami ko pong natututunan sa kanila. And sa mga hindi ko, yun nga po, sa mga hindi ko pa po nakakatrabaho, syempre, sila Miss Charo Santos po yun, sila Miss Cherry Pie. Sobrang honor po. And I'm so excited to work with them, to act with them, and as well as to learn a lot of things in the industry. Pero na-direct ka ni Coco? Not yet po. Not yet pa. Yes, hindi pa. Bali, love interest ka ni Makoy dito? Opo, love interest po ako ni Makoy. So, kamusta yung ano ng mga fans? Response sa mga fans kung si Makoy ang parang baka pwede maka-love team mo? Grateful po ako dahil hindi ko naman po in-expect na mag-click. Hindi ko rin naman po in-expect na magiging love team talaga kami dun sa teleserye na yun kasi guesting lang po talaga yung unang plano and then bigla po ako na regular kasi ang sabi po from them is sobrang ganda daw po ng feedback ng mga fans and with the story itself and the character itself. Yun po. Sige, good luck ha. Thank you so much po. Si Archie daw magtatanong. Okay po. Sa La Consolacion College po, Caloocan. No, nag-stop po ako mag-aral nung pandemic po since hindi po kaya mag-provide financially to make me study. So, ngayon po I'm working and then I'm trying my best to para pagpaaralin yung kapatid ko pong bunso. Gusto ko po sana mag-doktor. Yeah, magda-dermatologist po sana ako sa USD pero hindi lang po talaga kinaya financially. Yun. Nung mag-first year college pa lang po, exactly na before mag-college, dun po ako nag-stop. Thank you. Congratulations. Ang tanong, kung bali, nagsimula ka sa TikTok, tapos nag-branch ka into acting, may iba ka pang talento, like sing? Sa singing po. Well, I can sing and it's parang one of my dreams din po yun to be versatile na I wanna sing, I wanna dance, I wanna act, I even wanna model. So parang, yeah, I really wanna do all of those things and now I've been training to sing and dance during my break days po. You think you can do this kasi syempre ang cornerstone talaga kilala sa pag-manage ng yes po. Libra, diba? Opo. Opo, I feel like they can really guide me and help me with those things. Especially, nasa kanila po sila Ate Moiras. So, yun po. Speaking of love team, sinabi mo na pinugroom na love team ni Makoy sa Batang Quiapo. Ang tanong ko, alam mo naman ang mga fans medyo possessive. Handa ka na ba just in case ma-bash ng mga Maklis fans? Siyempre yung sa ganung bagay naman po, hindi naman po natin kontrolado yun. So what I can control lang is with what I do for myself and for the work what I do. So feeling ko, ready naman po akong tanggapin yun if magkakaroon man. Pero as of now, thank God, wala naman po akong nare-receive na ganun. And yun po, okay lang naman po if yun po yung gusto nila. What do you ano po? Sorry po. Dating natin kay Makoy na dating na match kayo as a love team? Siguro po, as a love team po, ano kaya? Ano ba?